Burner Solid versus Archangel. Sa ating red side, yun ang Archangel. Saksa ang gagamit ng TNK Ninja Killer with this Kaja. Escalera for this Ling. Izon with an Atlas and Aurora naman para kay Keke. At para naman dito sa kabilang banda, mga kaibigan, for Archangel, I mean for NXP Predator Solid, H2O for Claude, Sumpakwang doon naman for this Tams, Rene J naman for Hellcurt, Yawi for this Valir, at Chester naman for this Tank Hylos. Nako, mga kaibigan, this time, ito na naman ang paghaharap ng dalawa. Last time nagharap to sa Challengers Edition. So, Grand Finals yun, ha? Kumbaga, sanay na to, guys. Parang makikita nating laban ngayon. Mm-hmm. Ito yung mga tipo ng scrim na kabisado na nilalay magiging makalaban nila. Kumbaga, scrim na mas competitive. Mm-hmm. Kumbaga, may binago lang, inalter lang sa bagong hero composition. Pero grabe! Sobrang aggressive ni Rene J, guys. Kita nyo naman, pinasok pa doon si Saksa sa may bottom lane. Mm-hmm. Nako, so mga kaibigan, this time talagang makikipagbitawan din on both teams dito. Freeze is ready for Kiki, so they can rotate this one out. Pwede lang kunin to siyang Pakwang Do kung sakasakali, pero yun nga lang pala, hindi pa pala din nakakuha ng buff din si Ling. So they'll be securing a buff. I think pag nag-level 4 na yan, pwede na iikot na. So far level 3 pa lang din naman. At nauna nag-level 4, ayun na, 4 na rin pala. Alas magkasunod lang. Walang maganto kami, mm-hmm, guys. Ganyan sinabi natin, for an expert, solid ang kinagandaan dito. They have the Claude in their lineup, sobrang bilis na magiging rotation kasi grabe yung minion wave. Although for Archangel, pero nagkamali ka ng pasok, grabe yung burst damage na kayang ibigay. And speaking, mm-hmm, of burst damage, makikita natin yan dito sa may top lane side kasi first blood makukuha ni Ninja Kila. Oho, at dito naman mga kaibigan, sa bottom lane, ako medyo, I mean sa top lane, na bigyan kagad si Sumpakwang doon. Sa bottom lane naman, wala rin mang nakuhang trade ang NXP Predator Solid. Open up, open ang tower dito, ang first tower sa top lane, so pwedeng i-push to ng Archangel so far. At yung bottom lane ganun din sana, pero iniwan na lang din ng NXP Predator Solid. And I think they want to defend this one out. Sa top lane yata, ipipersa nilang bakbakan dito. Hylos trying to do some vision, nagagagala, hinahanap niya ang ang Archangel dito. Talaga kasi nakita natin sa may ibang laban, grabe na talaga yung grabeng laking factor kapag yun na nga, nag-slide pa Cyclone Eye, kamuntikan para flicker out for Keke. Yun yung medyo mga delikado. Meron tayong laban sa MPL na parang medyo naging tagalid yung isang team dahil nadulas or dumausdos dahil sa Cyclone Eye. Nagkamali ng posisyon. So yung mga kailangan batayin ng mga players natin kasi sobrang laking transitioning kapag bigla ka na pa Cyclone Eye sa lugar na hindi mo gusto mapuntahan. But anyways, Gold is on the side of Archangel ngayon sa ating laban. Mukhang Lito Wonder ka lang pag-aagawan dito. And si Escalera, mga kaibigan, nag-dive in na. Almost walang buhay with the Tempest of Blades. Pero Ninja Killa, again, with a kill for Archangel ngayon. At hindi pa rin tapos ang laban kasi si Chester dito, wala na buhay, pero flicker out for Izon. And here is H2O with a kill for Experto Solid na freeze. Mm-hmm. Nakakuha nga naman din kagad dito. Nakakuha ng kilang Archangel. Dalawa, I mean, 1-for-1 trading sila. Halos nutuusin. Yun nga lang, napatay lang din si Izon dito, ang kanilang tank Atlas, mga besties. And for this fight, nako, Turtle kukunin kagad ng NXP Predator Solid. Sa bagay, every time na may opening na objective, nakikita naman natin, oops, nako po si Ling, dumating at naagaw pa nga, mga kaibigan. Dito ang Turtle objective coming from NXP Predator Solid. Escalera was able to secure a kill as well. Nako po si Rene J naman sa bottom lane, na damay na lang din with an off-cam kill. 4-1 kagad ng score natin dito. And now in favor of Archangel, another ultis, mga kaibigan, ayun, coming from Aurora Chester, running out of life, trying to escape patay. Nako, yun lang, biglang abante patuloy ang Archangel. Angel, ang laki nun, no? Nanda, laking advantage nun para sa kanila. Oo, ang dami na objective na makuha actually. Yun. Kasi makuha nila top lane, makuha din nila yung bottom lane. So, 2 objectives dito for Archangel. So, dahil dyan lumalaki na talaga ang kanilang goalie dito for against NXP Predator Solid. Pero kinagandahan sa lineup ng NXP, guys, meron silang pang split push kapag hindi naging effective yung pang team fight composition nila. Ang maganda na ginagawa ng Archangel dito, ganyan sinabi natin, they are more on the burst, they are more on the ganking. So, ginagawa na agad nila knowing na meron silang Aurora dito for their line. Oo, mukhang maganda nga na to. Nakakapitalize nila yung pang single target hero lock nila. Pero ayun na naman sa top lane, Sumpakwang Do trying to escape against 2. Pero buhay ang bata, mga kaibigan. So muntik na, relax lang. Easy. Na magandang dash away doon for this Tams na NXP Predator Solid. Pero mapansin natin for Archangel, ang pinaka talagang pinupuntahan nilang lane or pinipilit nilang i-go, mm-hmm, is yung Tams. One reason siguro is kaya naman kasi nung
may hindi agad ma-burst ng isang Rene J. Dito, ng isang Helcurt, yung PNK as long as hindi tama yung pagpasok niya with a second skill. Unlike for the Tams, automatic may disable, makapalayo agad at hindi na kailangan pa mag-proc ng kanyang Cotrac Inferno. But anyways, again, this is 5 minutes into our game time. 1-5 ang ating score for NX Imperator Solid. The Dark Nightfalls ginamit na dito ng isang Helcurt to disengage against two players ng Archangels, H2O. Ang sinasabi natin talagang lagi nagbabalik na ng laban for NXP as long as makakag-farm, magiging oh, napakasakit mga kaibigan, flicker out at naka-ready doon ang isang Ling mga kaibigan for additional damage. Another one. Has been up at hindi pa tapos. Go! Yun nga lang dito, H2O trying to escape. Oops, naku! Hindi ko makakawala. Patay ka pa din sa kamay dito ni Ling. Ito, sumpang sumpakwang duwala. Oop, wala na. Suicide na lang din, mga bestie wap. Apat ang patay dito for the side of NXP Predator Solid. Nakabawi naman. Kasi yun nga lang, halos sa dalawa lang ang nakuha din dito ng NXP Predator Solid. Nahabol si Rene J. Grabe, yung burst damage talaga kanina na pinakita dito ni Aurora, na halos naligaw lang sana o sumisilip-silip lang dito si Yawi at si Chester, talagang sabog eh, hati yung buhay. Pagdating ng Ling, wala na ibang gagawin kundi pumindot na lang ng skill. No? Ito yung problema for the side of Expert Solid. Naka-Bounty Hunter si Ling, meron siyang 305, nakakakuha siya ng objective dito against Expert Solid. Tapos, eto na, kita na naman natin si Chester mabuburst pa with a mega kill para sa kanya. This is the fourth kill of this Ling ngayon sa ating laro. Pero si Eason, mga kaibigan, nakita lang naman the target falls and a kill for Rene J. Pero the backup is here for Archangel, mga kaibigan. Unstoppable pa nga for this thing or escalera ng Archangel. Medyo nang gigil si Rene J doon. Nag-Dark Knight Falls siya para patayin si Eason, tapos nakalimutan niya na ang kanyang escaping capability, or else, I mean, tinanggap niya na mapapatay na, patayin niya lang si Eason, di baling mamatay na siya. Ang problema nga lang doon, may Bounty Hunter yung pumatay sa kanya, tapos siya, wala. So parang, oops, naku po, ayun lang, si Chester mo ang madadamay din, mga kaibigan, naku po, wala nang buhay. Glorious Pathway, mabubuhay ba? Naku, stand under the turret and the beautiful crowd control there coming from NXP Predator Solid. Medyo crucial yon at magandang kill yon dahil lang napatay nila is a Ling. Naku, naag-asim ng konti. Oo, napakaganda. Actually, ano yun eh, yun yung mga risk worthy na pagkakakill against against the Ling dito ng Archangel, kasi kailangan na talaga siyang pigilan kasi 515 mga messy up sa ating laro, tapos I mean 505 siya kanina bago mamatay, tapos tuloy-tuloy lang gold Ling niya. Ang kinagandahan lang dito, top farmer para sa ating laban is this Ling, pero 1k lang ang gold Ling niya dito against the Cloud, although very malaki pa din siya considering, pero lagi natin sasabi as long as hindi ganun kalaki ang kala lamangan, okay lang din naman. Pero kita natin dun sa bottom lane side, that is going to be a secured kill for Archangel. Ngayon, we have the Thunderbelt for Saksa onto this PNK, so additional crowd control ang kanya ibigay. Pero mapansin natin, for NXP, they are focusing now on pushing the outer turrets, guys. Grabe nga din to, mga kaibigan. At least nakakuha ng bawi dito ang NXP Predator Solid against Archangel. Pero yun nga lang, na Divine Judgment si Chester. Naku, nadali na naman. Okay na sana eh. Dapat nag-ingat-ingat na ng konti ang NXP Predator Solid. Ang pinaka-importante dito talagang gawin nila. Bigyan nila ng space si H2O. Naki H2O magiging damage output nila so far. Ito na, last turtle of our game. Naku po, mukhang sa Archangel na naman. And that's gonna be a 3 out of 3 turtle or objective para sa Archangel. Naku po. Actually, maganda yung pustuhan dito ni Keke talaga eh. Nung Aurora ng Archangel, guys. Kaya nahihirapan din si H2O. As much as possible dito for H2O, ang ginagawa niya is i-clear lahat, kuhanin lahat ng pwedeng pagkapirahan sa mga jungle. Although, napakahirap pumasok kapag ka, naka-reading freeze dito yung Aurora. Kasi isang pasok niya lang, instant freeze. Tapos na agad ang boxing para sa kanya. So for NXPD Solid dito, kailangan nila ma-force yung Aurora na mawalan ng freeze para makapasok totally yung Cloud dito na NXPD Solid. But anyways guys, that is the Berserker's Fury here for Escalera onto this Ling. So additional damage, critical damage for this assassin. Kaya nga naman, ayun pa, ito na si Chester, ito na yata ang pagbawi ng RKM ng NXP Predator Solid. Glorious Pathway on point lang din, Aurora ang una naging casualty, my friend, and another one. Ako po, ulti lang si Escalera, pumasok in laban na, Rene J wala ng buhay pero still fighting and alive. Ayun, mapapatay din nila si Ling, mga kaibigan. That's gonna be 3-4-2 trade. Ako po, tuloy ang bakbakan, here comes Sumpak Wangdu, ako na ang kailangan nyo, akin ang damage output. Pero ops, napapasobra lang sa tower. Ladies and gents, look at this. Ako po, 2-on-2 ang laban, pares tatlong patay. Mahirap-hirap nga naman yan. Wala na masyadong damage output ang dalawa. At medyo
nagkabigayan doon. Tabla lang ang naging scoring natin for that engagement. Lang. Palitan lang din. Napaganda ng ano, napaganda din ng ginagawa talaga ng supports natin for that clash naman si Yawi. Kitang-kita natin na nung lumapag yung link, automatic naka-auto target siya sa link dito. Although malaking damage siya kasi yung burst damage dito for NXP. So malaking factor talaga siya pagdating sa team fight. But anyways, guys, for this one, siguro malaking ano na no, kailangan pansinin din dito ng dalawang teams natin kung gaano kalayo manggagaling yung mga kakampi nila kasi for that instance kanina, medyo matagal bago nakarating yung Tams. But anyways, for that face check, mga kaibigan, dito si Chester halos wala ng buhay. Glorious Path, ang kunat, men! Kunat, ha? Dito plus pasok in for Rene J and Bamba out as well para sa kanya. So pasok in, pasok out para sa ating expert or solid team. Pero makunat na yung dito yung tank na NXP. Well, for Archangel, napakaganda ng kanilang initiation play na ginagawa dito against NXP. Oo, magandang pinapakita ng Archangel. Well, sinasabi rin naman to ng score sa atin. 817 ng KDA score nung dalawa. So, napaka-worth it ng ginagawa ng Archangel. And for NXP, Predator solid nakita natin. Nag-scale up na rin yung defensive nila dito. Especially kay Chester, makunat ko na China. So, onting ano pa siguro. Onting farm pa, onting item pa. Pero yun nga lang, si H2O inabutan na. Mga kaibigan, napakabilis naman ng link na yun. Kanina nasa Lord lang din, pero ngayon nakapatay na rin. Dalawa kaagad, anda pa on the side of NXP Predator Solid. How are they going to defend this one out? Lalabas ang Lord na upo sa top lane. Uy. Grabe, kita natin dito 9k gold for this link plus the Blade of Heptasis. So grabe yung ano dito, grabe yung sakit ng link. Actually, one factor siguro dito for NXP Predator Solid, kaya nahihirapan din yung nahihirapan silang kontrahin yung link, is wala talaga silang pinaka crowd control like dito for Archangel. But anyways, that is going to be unstoppable for this Kaja. First pathway dito, naiwan lang din naman si Paris Umpakwang doon ng NXP Predator Solid ngayon. And Lord, sa may top lane side, dadaan dito ng NXP Predator Solid mid lane inhibitor, mid lane secondary turret, masisira na rin dito ng Archangel. And we have 14 seconds bago mabuhay ang isang Rene J for this game. At kita natin si Eason dito, talagang pasok na pasok against NXP. Kaya nga naman, ayun pa, naupo yung bottom lane na third tower dito, basag na. Sa top lane, pwede din, may Lord, pero they're just keeping them busy. Ayun, nasa bunutan, mga kaibigan, Dark Knight Falls para kay Rene J. And I think it's too late. Archangel was able to kill two heroes against NXP Predator Solid. 3 to defend, mga kaibigan. Open na ang base dito ng NXP Predator Solid. And I think, hayahay ang buhay ng Archangel. Less error na sila dito. Okay na, okay na. O baka pwede na nga lang tapusin to eh. May free si Aurora. Ayun na nga. Dali. Pero may Winter Trancho naman. Si Yawi. Disengage. Pero wala eh. Grabing sakit na pinakita ng Archangel with 1-0 lead against NXP Predator Solid.